Morning Hot Mo. Morning Hot Mo na. Na. Mayong buntag, mga kabigrada. Bango na. Tuesday karon, March 29, 2022. Sugda na to ang adlaw. Nga dunay positibong paglantaw. Mayong buntag og salamat sa mga nagatanaw sa Free TV Channel 39, Sky Cable Channel 35, og Marble Cable Channel 21. Og syempre ang mga gatanaw sa atong Facebook Live, adlaw-adlaw. Salamat mga kabrigada. Uban ni Mininyo, sa duha ka oras ng paghatulog kalingawan, balita o mga impormasyon kinahanglan natong mabalaan. Ako si Brigada CJ Serene. Martes na mga kabrigada, maayong buntag sa mga sinibangon karon ug andam nato bangon ang panibagong adlaw. Uban ni Mininyo, Lunes, Santo Piyernes, dinhi sa Morning Hataw. Ako si Reyna Albutra. Og ako si Justine Manansala. Let's aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barug Jensen! Ako, happy Tuesday, mga kabrigada. Ang sarap dahil today, we choose to be happy. Ako, I choose to be happy kayo. I choose to be happier. Oh, ikaw na happiest. Happiest! Ano tawag yan? Super, superlative. Comparative yung kanya, happier. Oo. Sa'yo, superlative. Sa akin, Wala lang. Happy lang, Jude. Oo, sige mga kabrigada. Mauna, ginaingon ako, di ba, gapon. Gusto na ako mabalik kong elementary. To relearn bitaw mga bagay na wala na ako gito pa. Katagan o attention tong una. Ako po. Dad, makaikuha ng mga ana. Kana mga pronoun, noun. Kapalang gito na. Verb. Ang verb is an action word. Tuldok. Ana lang, pero kamadugan ka nag-adverb. Kung saan naman ako. Kung saan mga adjective, uy. Di ba? Sani, wait lang ha. Pero to think every year ginatudluan ta ana, di ba? Grade 1 na, grade 2 na, grade 3 hangtod mag high school. Wala na ako'y classmate dati murag Montalbo iyang apelyido. Ay, gay, jud kay tugulo. Ano ba? Dati siya dire. Oo, classmate ko ang aming cameraman mga kabrigada no elementary, ka high school, third year. Oo. Boss, is story ana gay kayo. Gay, bugoy kay na siya. Pero ako ang kaway sa mga teacher. Na may regret na nga na. Ako, murag siguro ma-regret na ko sa every now and then nga kanang maloy nga nung wala man ko nagtuon ana. Ako laging kauban sa work, kabalo lagi siya ana. Oo. Same naman ang tabi gagi. Kaya mga history. Oo. Kabalo sila. Oo, kita. Sinang agi ka ani. Di ba naman isa to ang ano? Akong ginarason, ay basig maon lang time na nagtulog ko. Ako po. Mga pa na orason. Matulog dyan ko. Hilig dyan ko matulog sa klase. Wala dyan ko. Ako gitong klaseng estudyante nga dili jud ka lang studious good kaayo. On sa lima tungog na, on sa lima remember na ako, mauro ito ako itubag. Oo, tama. Okay. Nabagod po ko'y photographic memory, pero na-expiration. Photographic memory, oh, kaya ay, may ganyan ako, kasi yan yung mga skills ng ibang kanabitaong mga nag-drive. Mm-hmm. O, ma-remember nila, asa sila ni Agi. Uh-huh. May ganyan ako, ah, dirito, diri ko ni sulod, kay ing ani ana. Ma-remember dyan ako exactly. Sense of direction. Wala ko yung ana. Photographic memory. Ibilin ko ni mo, masaag yun ko. Babae, normally, may problem sa ganon. Oo. Na dili ninyo ma-remember kung asa mo giagi. Kung asa mi nagkamali. Pero ma-remember ako. Pero kung maalala na mo. Kung asa mo nagkulang. Asa mi nagkulang. Kung ano mang yun itong nahitabo to. Oo, diha mo na yung problema. May tama mga kabrigada. Gahapon, naewan ko kung napanood nyo. May sinapak, sinampal, sinuntok. Si Will Smith. Isang comedian host kahapon ng Oscar Awards. Mm-hmm. And ayon sa mga report, hindi siya natuwa na pinaggigamit na joke ang kanyang wife. Dagi. Pero paminaw na ko, kuan lang to. Joke-joke lang. Supposedly joke to, kasi comedian siya eh. Did, yung isang pa po daw niya, komedyante po daw. Ambot lang, kay friend po daw to niya. Daw oh, oh. Ang duda ko din kasi, ano, tawag niyan, parang act lang ba? Marag pa ko alam pansin. Pero may sagutan after eh, nung nakaupo na siya. Hindi ko din sigurado kung ano talaga nangyari. Marag ibang takabalo sa whole story, pero basic sa ila. Pero ang defend niya doon sa speech niya, mga kabrigada, na always gidaw, parang i-defend mo ang mga taong mahal mo. Pero hindi siguro kailangan maging violent, di ba? Stage ra to certain, awa ang pagsagpa, wala na ego. Ako din, yun na nakita ko. Pero, okay. Oo, pero may mga ano eh, may mga naglabasa ng mga balita. Mm-hmm. Pero bakit ganun yung color nung ano? Mga gihapon ng ano, mga gray. Marites gihapon ng magkapas. Yes, mga kabrigada. Pero ang point doon, to defend siguro ano, yung mga mahal natin sa buhay. Pero wag naman siguro may violence na
involved. Hanggat kayang salita lang, salita lang. Dili siya ka-relate. Dili siya ka-relate. Violent siya. Naka-relate ko. Natunan lang siya ka-relate. Depende mo ang tao. Tapos at the end of the day, biyaan lang tayo gihapon. Ouch ba? Naman! So, maging violent na lang dyan ka. Oo, maging impact na lang dyan. At least, wala kay regret niya. Nakabalos ka. Wala, ni. But, see, the morning hato, i-message lang me sa Facebook. Kwentong show po ni CJ. Kamulo ka tong bata ba, diba? Hilig mo dyan ka mangyayo-ngayo. Pa, palit, palit, palit. Mm. Tapos si Papa, taga-ingon ako, papalit taan na ka ng siopaw. Eh, okay, ilaga ang kuan na. Or pusa. Oh, awa, awa ang kolom. Ilaga ka tong orange dito sa unahan. So, kada to wala dyan ko nagka-siopaw. Hangtod ka ron. As in. Taga ma-remember, pag-open ako sa po, yak, ilaga, yak, iring. Oh, ano, ano po? Natay na-guest diri before, nalami ka ilang siopaw, taga Kiamba. Oo, oh, wala namin nila na padalo. Nag-promise ba ito silo? Nag-promise ko. Kaila may injured kayo. Ano, wakon di, I miss ang mga show ko sa taga-Kiamba. Dili to ilaga. Eh, kapag wala na kagakaan siya. Wala na, never nag-git ko. Nagakaan ko, favorite na akong show po. Na-i show po dati pag elementary na ako, ano siya, gulay lang. Ako, yeah. Dili ko, pag nagakaan ko show po, dili na ako gana, dili ko gana magbutag sauce. O ketchup. Dili, gusto ako plain lang. Ako meron gusto ko. Napanay ka ng kuan, nukos? Nukos? Kuan ba? Sige. Squid. Oh, squid. Uh-huh. Akong papa, yung pasasaon na nga, ang balo kaon saan ginakaon sa squid. Poop daw. Never na dyan ko nagkaog squid. Good morning po, so, squid. So, kadyan, bata pa ko, wala nag-yod. Basta ka nang giingin ni papa mo, to, mag-bad influence. Grabe, mag-apala. Mga mapagawa ng kwento. Meron nga daw balbakwahan, tao daw ang ano. Oo, mga ganyan na kwento ng mga tao, mga maninila. May nag-type, antayin natin entry mga ni Christian. Tenga, mga nakakahiya naman kay Christian kung hindi natin mababasa yung joke niya. Sige daw. Oo, 6-12 pa lang naman. Okay lang, willing to wait kami, Christian. Sige. Para malaman mo. I-type dyan ng mayo. Ay, sa katawa chan, i-type sa diha. Para na. Ma'am Rain, imong paa daw, ipaubos ingin ni Ma'am Ging. Be? Ayan na. Di kayo maglihok, ha? Okay, good morning. Ogi-aprihan pa. Ogi-aprihan pa, usap. Inyo og mag-inquire. Yes, samtang gikan sa Brigada News TV, atong saira ng atong weather alert. Sagol init ug mapanganurong panahon ang masinatian sa Jensen ing Adlawa sa Easterlies o init nga hangin nga nanukad sa Pacific Ocean. Butsyag sa pag-asa, ang Palawan, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ug Zamboanga Peninsula ang apektado sa low pressure area kon LPA nga naa sa bahin sa Zamboanga City hinungdan sa pag-ulan nga posibleng mo resulta sa pagbaha ug landslide. Ang Metro Manila ug uban pang lugar sa nasod ang makasinati ug apektado sa Easterlies apan lauman gihapon ang pag-ulan. Ang sukod sa temperatura sa Jensen ng Adlawa, ana sa 32 degrees Celsius samtang ang ubang lugar sa nasod, ana sa 24.4 hangtod sa 33.6 degrees Celsius. Yan mga kabrigada, pipila sa itong mga lugar usab ang apektado sa low pressure area. Busa, mag-amping ta sa itong kalawasan, likay ta sa mga sakit, labi na uso karon ang ubo, sipon, kalintura, kay init, mukay tagulan. Mag-inom ta og tubig mga kabrigada, ang nunay patak nga nigas. Nigari Patak Mineral. Mga kabrigada, huwag kakalimutan ngayon darating na April 10, 2022. Magkita-kita taninyo sa SMCT Trade Hall 1 para sa atong dugo para sa kabrigada. A bloodletting activity ng inyong Brigada News General Santos. Mga kabrigada, pahirapan po talaga ang paghahanap ng dugo ngayon. Kaya kung ikaw naka-experience na or wala pa na mag-donate o dugo, please samahan nyo kami sa April 10. That's a Sunday, mga kabrigada. Doon tayo mag-family day kasi isang pamilya tayo pagdating sa pagtutulungan, mga kabrigada. So let's help yung mga nanginahanglan, lalo ng Red Cross, mga kabrigada, na nag-facilitate sa mga donors and mga nagapangayo og tabang sa ilaha pagdating sa mga supply ng dugo. Again, April 10, 2022, nandoon ang inyong mga Brigada News TV anchors, mga DJs natin, mga anchors ng FM, at lahat ang buong puwersa po ng Brigada General Santos na dito para mag-facilitate ani nga activity. Mag-donate po na ang uban sa tua. Yeah. Kaya mo ba? Na. Dili na. 40, ano lang ko? 46. Ako 49 kulang. Dapat 50 above eh. Hindi ako pwede muna kasi napaka-fresh pa ng aking. Ako, tsaka ako hindi pwede. First trimester ko ngayon. Nanunood ang anak ko. Hi kay Cookie! Hi, hello, Cookie! Good morning! Nakaharap siya sa atin sa TV. As in,
Paano naman? Meron siyang ano. Mahawas na po na siya kadagaya. Mm-mm, feeling na ako magsugod na siya an endorser kaya sa Yummy V. Kesa yun po siya mumata. So dapat mapuli na siya sa manihatan. Kahit kita na lang matulog. Ikaw na lang sa dere, oh. Nagigapoy na po ko. Kapoy na may total. Gusto man dyan din mo magmatag sa'yo, no? Pero bitaw sa ato mga kabrigada, ano ba normally ginagawa ninyo pag 6:21 ng umaga? Kung hindi kayo nagtatrabaho pa? Higdaanan. Tulog pa? Tulog pa ko. Higda-higda pa. Naanap ako sa comforter. Oo, naanap pa ni Mamang Unlan. No? Cellphone, tapos pag mabikil, maligo na lang. Mm-mm, ikaw? Mahilig ako sa bukid. Nagasaka, gibaya ka. Everyday? Everyday? Mahilig ako. Ilagot ko, ano kayo story sa iya? Ganaan sa iya, dito, bitaw, nang diribita doon sa Madrid. Kung wala kaga trabaho baka before, normally, pag ingani orasa, anong ginagawa mo sa bahay niyo, bukid? Wala pa sa balay. Nagagawas yun ko. Nagalaan. Lagan yun ko. Ganay ko maglaag. Every memory that I makita yun ako, nagajogging. Every day? Oo, every day. Hindi lang madali. Ano lang? Kung mga normally ginagawa ng mga kabrigada natin, sa oras na 6:22, nag-saing na. Yun ang ina-expect kong sagot sa inyong dalawa. Nagaluto ng breakfast, mga kabrigada. Ng uba, nag-init ng tubig para pang kape nila. Kaya lumi kayo mag-share o coffee no, sa kauba ng pamilya. Ako, minsan lang kung maglihok-lihok ba sa morning, kaya dili ko morning person. Pero even ka itong before na napaka sa inyo, ha? Oo, higda lang ko. Pansesa lang ako sa balay. Maudi ay. Sige, mga kabrigada. Kada 6:23 na ng umaga, bangon kilos galaw. Ngayong araw ng Tuesday, piliin natin maging masaya at magpatawad mga kabrigada. Ang ganda nun, no? To forgive para alam mo yung mga pain mo dyan sa puso mo na re-release natin. Pero huwag natin pipilitin ang sarili natin to forgive if we're not ready. Lili, guwapo nga mampugos og tao. Let pero nalain ka sa forgive. Let go and let love. Kapoy kayo magsigpa sa ilo ba? Dili, oy. Guwapo yung mga outfit ka na, no? Oo, very fresh. Pang ano, pang dagat-dagat, mga pang bora. Excited na gani ko sa tuwang segment sa dagat. Okay, kayo. Kaya this year? Okay, kaya this year. Palingkabutan ako this year, mga kabrigada. Sige, mubalik pa ang Morning Hataw! Sa Morning Kabrigada, kabalik ta sa Morning Hataw. Niya na itong Hataw News karong adlaw Martes, Marso 29, tuig 2022. Subling nagpahimang no ang Commission on Elections con COMELEC 12 sa mga kandidato sa hugot nga pagsunod sa kasamtangang health protocols batok COVID-19. Patad ni Attorney Jose Villanueva, Assistant Regional Director Tigpamaba sa COMELEC, ang pahimang no nila ang dungan sa pagsugod sa kampanya alang sa mga lokal nga kandidato. Dungan sa opisyal ang kandidato o ang ilang mga taga-suporta, kinahanglan mo suot og face mask o hugot ang pag-obserba sa physical distance. Nagbahado sabang komisyon sa kandidato batok pagpanghatag og dole sa publiko tungod sa mulangkob kini sa isa ka vote buying nga election offense. Ang kasamtanga opisyal nga kandidato usabang ginabawalan sa paghatag og tabang sa mga botante. Ang Jensen nga dunay tulo kadagkong political party apan lima ang nagapapili pagkamayor, tulo sa pagkabisi mayor og ubay-ubay ang mga konsehal. Ang Jensen nga dunay 360,262 registered voters gikan sa 26 ka barangay sa Dakbayan. Maganda na i-remind always ang atong mga kandidato kayo sa makalimot na sila. Yes. Oh, so bawal mo tabang di ay no ang kandidato karon. Karon bawal lang sa kay murag mahimo man gud siya og ganang interest. Violation? Oo. Oh, na yung other interest kay syempre papili man kaso dapat neutral lang gyud tanan imong ginahimo. Yes. Oo. So, pakatipid pud sila ani. Oo, eh kay kung mutabang sila ay diri na gyud ko. Wala ta lang sa kumadaog mo, diha na mo tabang kay yes. Sig. Ay ha na po. Responsibility niyo na yon. Oo. Kay basig dira lang pud mo magsigtabang og kanang gapapili pa lang mo nya pag abot sa panahon nga kamo na ang nakalingkod dira halos di nimo makit-an. Ay nako. Sa lain pang balita mga kabrigada, nagpasalamat ang laing 122 ka mga miyembro sa kabrigadahan Jensen human nga sila ang natabangan sa ilang isig ka miyembro ni adtong Sabado. Mukabat sa sobra 400,000 ang natigom aron nga bahinon sa mga nanginahanglan og tabang alang sa pangpa-ospital, tambal, pagpalubong uban pa. Silang Brigada Dave Amor o Brigada Pharmacy Incorporated, President Emir Sean Katulpos, ang nag-abi-abi sa tulo ka mga natabangan o naghinabi sa druha asa hugot nagpasalamat sa ilang mga miyembro. Lakip kay ilang gipasalamatan si Brigada Elmer V. Katulpos asa duha kanila nag-ampo nga kini ang mamahimong sunod nga mayor
sa Jensan aron nga dili lang nilibo apan nga ang tibok syudad ang matabangan. Ang tulong nga nagpasalamat personal pinaagi sa 89.5 Brigada News FM mao silang Margie Pelonita usa ka inahan sa 4 anyos nga bata nga napaakan og iro og kinahanglan nga maturukan og anti-rabies. Mapasalamaton usab si Esther Kabatan, 69 anyos, nga nag-anto sa asma o kinahanglan ang nebulizer aron dili na makahulam sa silingan o si Nonito Lozara, 69 anyos, nga namatayan o gapo. Si featured o sa featured case, nga usa ka ni si 8 anyos nga kinahanglang maoperahan aron makalakaw na o tarong tungod sa problema sa spinal cord. Si Lorna Perono, inahan sa maumbatanon, asa natigom ang sobra sa 7,000 pesos nga gikan sa mga miyembro o dili mga miyembro sa kabrigadahan. Wow! Thank you, mga kabrigada, sa mga members o mga dili pa members sa kabrigadahan na nag-extend o tabang, labi na sa mag-send sa GCash kapag manawagan na ta sa itong programang brigadahan. Ang kabrigadahan Jensan, mapaminawan live every Sabado. Alas 8 hantod alas 10 sa buntag, mga kabrigada. O ang makauban na nato diha si Brigada Dave Amor o si Brigada Emir Shan Katulpos. Makahappy ang brigadahan ba? Kaya nagsugod lang isa pipila lamang kami, bro. Yes. Pipila ka barangay o purok din sa syudad sa Jensan. O pila lang atong matigong gani usay every Saturday na lang tayo 1,000 kapin. Karon nakalikom na taog 400,000 o daghan na kaayo ng mga miyembro ang natabangan. O dili lang mga miyembro ang nagaamot pero yan eh. Katong mga members. Yes, na nagahatagpod mga kabrigada. Yes. So kini nga programa, again, daghan man tugtog mabasahan Facebook na ginagamit daw ni para sa ing-ani, ing-ana, ginailad lang daw ang mga members. Ang mga members, mga kabrigada, voluntary na sila nag-donate, nagahatag og ilang share para matabangan itong mga mas ng inahanglan. Kaya kung mumaabot ang panahon, simba ko, na sila po bang inahanglan, na apoy mo tabang po sa ilaha. Yes, diba? Pila lang man ang tag-singko-singko mo hatag. Tapos ang return, daganta, ano? Diba? Dako, kaayo na siya. Actually, katulad itong kwento na ako na nasa sa may Baluan, Batubo, ayan. Ako naagian nga sa may Asinan na gigil sila mag-share. Hoy, naghatag na ba ako ha? Tapos i-check nila dito, ana-ana, happy kayo sila na mag-extend og help. Imagine 122 ka mga members ang natabangan nato tuong Sabado. Yes, daghan kaayo. Yes, daghan kaayo na. Og dili ni ang brigada lang, mga kabrigada. Initiative din natong tanan na nagatabanganay para maka-extend og tabang sa mga taong nanginhanglan. Sige, padayon ta sa kabrigadahan. Mga kabrigada, abli na ang nasod para sa mga dayuhan o nakakompleto na og bakuna para sa COVID-19 sugod karong Abril 1 sigun sa Malacanang. Giyag-giyag ni Acting Deputy Presidential Spokesman Chris Ablan nga tugutan na sa Interagency Task Force ang mga fully vaccinated foreign nationals na walay entry exemption document. Gikinahanglan ra na musunod ang mga dayuhan sa visa requirement o immigration entry. Kinahanglan po magpakita og proof of vaccination. Singon ka mga Blan, exempted ang mga bata 12 anyos pa na og pero ang kauban dapat fully vaccinated. Gikinahanglan po na mga vaccinated foreign nationals magpresentar og RT-PCR test result nga gikuha 28 hours bago ang ilang flight. Kinahanglan may pasaporte nga valid sa 6 months. Nakaka-happy para sa mga lugar sa Pilipinas na ang buhay turismo. Yes. Diba? El Nido, Coron, Boracay, Siargao, nahinahinay na. In fairness, naka-recover na ang Siargao, no? Hinay-hinay. Kana ang pinaka gusto gid nako adtuan nga nga murag nagregret ko nganong wala ako ning adto tong panahon nga wala pa sa nabagyo. Yes. Katong cloud, sa to cloud. Cloud 9. Oo. Dito jud ko gusto mo picture tas pagkakita nako sa katong nabagyohan na siya. Nasad ka. I-rebuild nila to eh kasi yun ang famous cloud 9. Ako nung first time ko makapag Boracay, ay Boracay, Siargao, nag-surf ko. Pero na-trauma mangud ko kay di ba nagpa-bright-bright ko, hapit ko mamalumos. Kaya grabe ang current panaog iso. Gisip-sip ko ako, sige kung paano ka. Dili naman yung surfing. Dying naman yung. So dapat na dyan kay guide mga kabrigada na kay mag-assist sa imuha dito. Ubuto dyan ta sa ilaha. Yes. Ano mag siya? Dili lang ta sa babaw, sir. Ano ko? Ay, dili. Kabalo ko maglangoy. Dito lang ta sa may lalumadag. Ibiyaan ko niya. Gahit na. Meri sinin mo. Kahit di siya kabalo mo langoy. Charing. Oo, guwapo kay nitambay ko itong naka-emotional na ko. Nitambay ko sa ilalom atong ginaingon yung mga building, wooden. Lami kayo ang feeling. Tambay lang ka dito, tanaw ka sa mga tao. Tapos ang second time na ako, na dito'y murag shaka. Murag ikaw ba? Masa na, shaka. Dili, murag siya, ano, mga smoothies, ana, na healthy.
So dito mo chill ka dito nakasatubangan sa Cloud 9. Mao nang ma-miss ninyo pero ibalik na nila mga kabrigada. I hope so. Kani pong pagbalik sa mga travel, sa mga tourism. Tagluag-luag na. Yes. Dili lang po na mga turismo ang makabenefit. Ani katotong mga OFW ang gusto mo uli. Yes. Diba? Kaya na yung mga lugar nga giabrihan na, okay na makasulod diri sa Pilipinas. Mm-hmm. So, mas okay sa ilahang part nga anytime makauli sila kung gusto nila. Kaya daghan kay OFW wala ka uli atong pandemic. Pila na katuig? 3 years. Daghan ganito diba gina-surprise nila, nag-pretend sila delivery. Ba po kayo ba? Kaya syempre ang mga magulang, kung tayo na nandoon sa abroad, eh medyo na homesick na, yung mga magulang ninyo, doble, triple ang nararamdaman ng mga yan. Diba? Yes. Ang kakapoy, ang kamingaw, layo sa pamilya, di biya lalim. Homesick, gani ko nga nalang. Kung Jensen, nalang to sa Tagum. Ila lang, ka oras, di ba? Isa lang pa yuta, gyapon. Hilak-hilak, kaya gyapon. How much more yung ilang oras pa at ilang gagastusin para makauwi, di ba? Sige. And mga kabrigada, sa lain pang balita, nagpabilin sa 320 pesos ang presyo sa karneng baboy sa merkado gumikan sa epekto sa pagmahal sa farm gate price o sa ilang gasto sa delivery. Sa kasamtangan nga price list sa Meat Vendors Multi-Purpose Cooperative sa Jensen, sa pork belly, 320 pesos matag kilo. Sa laman, 310 pesos. Ang kasim abaga, 310 pesos. Pork chop, 310. Pata, 280 pesos. Ang ribs, anaa sa 280 pesos ang per kilo. Maskara, 280 pesos. Ang soup bones, 220 pesos. Ang atay, naa sa 170 pesos. Ang laman loob, 130 pesos. O impelya, 140 pesos ang matag kilo. Sumala sa usa ka mamalitay nga si Juvie Lopez, gikan sa Barangay West nga kung pila lang ang makaya sa ilang kwarta, maulang ang ilang paliton kanunay. Usab sila nga isda kay mahal ang karne sa baboy. Sumala usab sa usa ka meat vendor nga si Rose Lubaton, nga wala manawala ang ilang mga customer, usahay nagaangal ang uban, apan gumikan, nagahatag og update ang ilang presidente nga si Toto Mosqueda sa brigada na sayod ng daan ang uban sa ilang customer kalabot sa kasamtangan nga usbaw sa presyo. Guto ba, oy? Parang lami man kay pang prito og sugba ron. Lami kay mag sugba, mag prito niya, magkaon-kaon sa may tabing dagat. Sabaw-sabaw dahil pag mahang over. Oo. Uy, nagtaas sa buri ang presyo. Price hike na po sa ano? Sa gasolina? Pila na po daw? Wala karon, wala today. Na? Gabi daghan kay nagpagas. Ay, ambot. Mata ko na dunggan ganina sa radio. Roll back gamay, hike na ko. Ana, pahulay gamay, mata sa pod ako. Ano naman po, please explain further. We need explanation. Nabasa na ako to gapon nga posibleng mo taas. Posible pa lang man to, ganung mitaas naman dayon. Wala na, implement na dayon. Bantog na gabi, busy kay ang kadalanan. Daghan kay tao sa gasolinahan. Kay mo na dayto. Ay, nako. Hey, nako. Hey, talaga. Ayokay na. Mga kabrigada, sige lang. Laban lang ta sa buhay, ha? Doon na'y gipahigayon nga mass anti-rabies vaccination o dog registration gikan March 1 hangtod 31 sa Maluwan Sarangani Province. Subay kini sa pagselebrar sa Marso Isip Rabies Awareness Month gikan sa lokal nga panggamhanan sa Balungon. Para sa mga muapas, pagpabakuna sa ilang mga alaga, pwede pa mumukontak sa ilang mga barangay para ma-schedule. Doon na sa ipahigayon nga Rabies Awareness Month Culmination Pet Fair sa Sangken Arena sa muabot nga April 2. Doon ay pooch parade o pet walk, medical mission, pet education, and pet bazaar. Napay time, Siege. Napay time magbasa. Nag-review. Ato na ka dito. Grabe, mura kita siguruduhan, no? Umana ko. Umana ka? Oo. Ako na parang wala ka lang pa dito. Hindi na mag-dog. Sige, mga kabrigada, grab din nyo naman yung anak. Very important atong mga iro kaya naturukan ng anti-rabies. Dapat lang yun na. Responsibilidad, biya na ito kayo nga, no? Pag di maturukan, Pag makapaak na, luhay kayo, luhay mga kabrigada. Sige. 3 days yung kumamal. Okay, bye. Absent yun ka. Mga kabrigada, nakauli na sa nasod kanya itong Biyernes sa gabi ang panibagong batch sa Filipino Seafarers gikan sa Ukraine. Sumala kini sa DFA kon Department of Foreign Affairs dugang pa sa DFA gikan sila sa MV Ithaca Prospect nga niabot sa Clark International Airport sa Pampanga. Ang kinatibuk-an nga 323 nga mga Pilipino nga seafarers gipauli sa nasod gikan sa pagsakop sa Russia sa Ukraine kaniadtong Pebrero. Matod sa DFA, mas nahimong challenging ang paglikas sa mga seafarers gikan sa Ukraine tungod nga mas nikusog ang gubot sa Mykolaiv o Kolaiv City nga anaa sa taas nga parte sa ilang nasod.
Usa kahapon na morning, mga kabrigada. Ako ang iyong reyna ng kalsada, Reyna Albutra, on this Tuesday morning. Dahil diri karong adlaw, mga kabrigada, na ako diri sa Summer in Mabuhay Road o sa isa ka talipapa diri sa Mabuhay Road, mga kabrigada. Kung mga lisudan mo magtatag sa city or pauli na mo or mga along the highway lang yung gusto mapalitan, karon sa iyo pang adlaw-adlaw na painahanglan. Mao ang ato ang bugas o ang ating rice. Kay karong adlaw, mga kabrigada, akong ingon sa inyo ang nag-survey ni dire kung pila ang presyo sa atong bugas karon. Dili sa lugar ninyo kung makita ninyo kung familiar mo o kung dili man na maagyan na ito dili summer sa Mabuhay Road, dili ninyo makita o makapalita dili og bugas. Dili sa front na ni mga kabrigada, sulod-anan na po nadara ang ato mga palituno na pwede po na itong makitaan kaya nga dili na gusto magpalay sa ato mga kabalian summer dili sa Mabuhay Road. Sa pangkaroon mga kabrigada, atong ingon ang pinaang presyo sa atong bugas, ang atong special rice local, which is ang WOW, nasa 45 pesos per kilo. At meron tayong Justin, 160 special rice na tag 44 pesos per kilo. Ang ating special rice na yummy 160 na nasa 45 pesos per kilo. Ang ating imported kuwapo na nasa 49 pesos per kilo. Ang ating super banay na nasa 41 pesos per kilo. Ang ating well-milled rice o bordagol, mga nga sa medyo familiar sa ato ang bugas, no? Ang bordagol na nasa 40 pesos per kilo. Ang atong black rice na nasa 75 pesos per kilo. Ang ating brown rice na nasa 55 pesos per kilo. O ang atong mga ang atong pilit na nasa 50 pesos per kilo. Mga kabrigada, no, FYI lang or merak mga trivia na meron pala tayong 120,000 na varieties of rice sa buong mundo. At ito ay nakakategorize sa degree of milling, kernel size, starch content, and flavor. Ang importansya po ng bigas, mga kabrigada, kaya main source of income po na siya sa atong mga kabrigada din, no? Din ang bigas sa Zensan, kundi sa buong Pilipinas. Gine-export ng atong mga bugas, o pwede sa source for business, o importansya po nata, mga natong ginakaon everyday, na lalo na din sa Zensan, o sa entire Asia, mga kabrigada, no, na ginakaon din ang rice. Ayan. Samtang ang Nueva Ecija naman, mga kabrigada, is recognized na rice granary of the Philippines. Kay dira ang main production sa atong nation's food paper, which is ang atong rice. Sa Nueva Ecija na ito na makita. O mga kabrigada, napag-detail ha, ang rice capital of the world, ipangalan as Crowley. Ayan, because one time, yan ang naging major center ng rice of harvesting and milling. Kuha na nga ito ang rice information karong adlaw, mga kabrigada, dili lamang na sa may Mabuhay Road para sa mga gusto magpalitog bugas karong adlaw para sa pang-adlaw-adlaw na pagkaon. Sabi mga kabrigada, ayaw po ninyo kalimti na magbaon og Maxan Coffee, Maxan Capsule para sa pang-alo-alo na ito. Nagini mo para nagapon tayo, Maxan. Hapon sa itong hapon na itong mga trabaho, no, mga kabrigada. Huwag itong matubing patakan na ito. Og Nigari, Nigari Patak Mineral. Sabi ka itong mga kabataan, mga kabrigada, ayaw ninyo kalimti na tagaan sila og Yummy Beer. Batang Bibo, Batang Lawang. At ang Batang Bibo, Batang Lawang, mga kabrigada na makasabang sa anak sa itong mga anak, mga kabrigada, especially sa ato, Ana, every na nag-start na karoon ang mga face-to-face classes. Mga nakabrigada nga itong Tuesday information, dili lamang nakasuban ng kauban ang inyong Reyna ng Kalsada, Reyna Albutra, back to studio. 970-277-7730. Samtang anakita ay Hidden Mountain Resort. Hidden Mountain Resort nga ana sa lugar sa Malungon, Sarangani. Para sa dugang detalye, ato ang ubanan si Clarice Morales para sa Tara Kabrigada. Mga Kabrigada, dunay usa ka resort nga ubos sa Kabukiron sa Malungon, Sarangani Province. Ang Mountain Resort nga anaa sa sitio proper Barangay JP Laurel sa Malungon. Mao ang perpekto nga lugar para makapahulay ka ug makapawala kadali sa imong stress. Mabiyahe kini ug anaa sa isa ka oras gikan sa Jensan.
pahimagno nila. Kinahanglan nga magpabuk usa bag-o mo adto sa lugar. Pagpadulong ninyo. Makaagi ka mong sapa kung dunay trekking. Pero worth the travel kay pag-abot sa lugar, breathtaking kini. Ug ang ilang tubig. Presko ug lamig kaayo. Tungod sa gikan kini sa tubod sa sapa. Dili ka ulo sa. Dunay chromatic blooming flowers. Best spot yun kini sa pag-chill o pag-relax. Duna po'y pipila ka mga Instagrammable spot. Ug the best gayod ang pagpaligo sa ilang resort. Mga kabrigada, pipila lang kini sa mahanyag sa rehiyon sa Soxargen. Busa, maayong nga ato kining adtuon ug atong himuong garbo. Kini usab si Clarice Morales para sa Morning Hataw! Dagang salamat, Clarice Morales. At syempre, mga kabrigada, kung namin gusto i-feature po na mo diri ha, katulad ng vlogger yun eh, no? So, in-upload niya lang at doon natin kinuha yung story natin today. Pwede niyo yun i-send sa amin. Kami na bahala, mga kabrigada, sa pag-represent. At syempre, ang courtesy ay nasa inyo, yes. Diba? Yes. Kaya lang kayo laag-laag na simple lang niyo magbarkada. Oo, pwede na ito na diri kung namin mga pictures na bago na-discover na food tripan. Yes. Lagi rin kayo gusto atuan, dili na as a group ha, kaya di namada yun. Kanang barbecue ha diha sa may atubangan gud sa Sarangani Energy Corp sa Maasim. Na i-barbecuehan sa tupad sa dagat. Oo, cute kaayo. At atatid diha mga kabrigada. Men kay ginatawag nga Miss Dream Girl. Kini usa ka platform para sa mga kababaihan dinhi sa Soxargen na mapakita na dili sila babae lang. Mga kabrigada, karong buntaga atong makauban ng duha sa mga grand finalist sa maong competition live sa atong Bida Kabrigada. Sis, doon ka sa kabila, host ka, hindi ka candidate. Ay, sorry. Gusto nyo kala namin, hindi na kami doon. Oh. Ayan, wow. Sige, ay, parang late ng sandals ko ngayon. Dapat nag-heels ako. Okay lang. Oh, yeah. Dapat naghahanda kayo. Ari lang, kita mo ko. Sige. Mga kabrigada, live nga ngayong morning na to. Sina Honey Mae Ruelan at Pearl Machado. Good morning, girls. Good morning. Bati muna kayo sa kanila. Hi, ako pala si ano. Ayun, si Reina. Sige, good morning kayo sa mga kabrigada natin. Hi mga kabrigada, this is Honey Mae Ruelan, ang Miss Dream Girl ng Barangay Fatima. Ayun. Payong adlaw mga kabrigada, ako si Pearl Esprala Machado, ang Miss Dream Girl ng Barangay Buayan. Si Pearl yung, ano na tapos sa imo? Joy, ano na pala yun? May kamukha ka. May kamukha ka, yung aming TriCaster operator. Si Joy. Ang tawag nila sa iyo, Joy. Joy. Ano sa imo, gusto, Joy? Gusto namin yung line na yun. Pwede mo yung ulitin. Idol na po ang naka-yellow. Pwede mo ulitin kasama si Justin. Ano na tapos sa imo? Asa na yung mga nang binalimalos. Pero bitaw, eto, pwede pa kita ko ng prompter, Christian. Yan. Kamusta ang journey ninyong dalawa sa Happy Dreams? Yun muna ang pag-usapan natin. Sige, Pearly, come on na. My experience sa Happy Dreams, sir, is hindi siya basta-basta. Kinanlan siya sang confident, kinanlan siya sang tiwala sa sarili mo para maka-join ka sa Happy Dreams, sa Miss Dream Girl. Tapos ang experience ko, sir, kay hindi siya basta-basta makalimtan, kay grabe gid ang kasadya, kay grabe gid ang memory nga ako nakuha sa Happy Dreams. Ay, actually, pareha silang dalawa na palasagot, pala, ano ba, merong banter ba? Mga mamaera sila, sumalingaw po't bisa ila, ha? Pero ikaw, honey, kamusta? Of course, masaya knowing that your parents are so proud on what you're doing, so supportive. Mm. Yung experience na na-experience ko sa Happy Dreams is iti-cherish ko talaga siya forever or in a lifetime. Imagine, first time yan dito sa Jensa na may ganyan, di ba? Yes, na noon type show and all. Pero sige. Aside sa first time ba ninyo na mag-join og pageant or mag-join og ingani nga mga competition? Hindi siya first time para sa akon, ma'am, pero kapag nag-join ako sa TV, amo ni siyang first time na ako sa TV. Tapos lipay kayo. Oh, yung
tayo na yan, bring us that moment where you want us daily and weekly. Si Honey ba, first time mo? Yung same as Pearl, hindi, yung, hindi siya first time sa pageantry, pero sa TV, sa TV first time. Yeah. Okay, sige. Mm. Oh, sige, dalhin mo kami sa kami dun sa moment na nanalo kayo. Nanalo, in-award daily, na kayo. Weekly. Tung sa daily, sir, ang wala gid ko nag-expect nga isa ako sa matawag kay kasabayan ko tong talentadong driver. So akala mo sa talentado. ano sir kay tong ako na bigla kasabayan gyapon sir Palaban tapos talented siya. Then naisip na ako nga base siyang magdaog pero tong natawag ang number one. Ang ako nga dugo nagsaka. sabi ko sa inyo. Tapos tong sa weekly naman, sir, tong kasabayan ko gyapon nga si Ate Ferlin, Palaban gyapon siya. Oo, magaling din yun eh. Opo, sir, sa rampa, sa talent, kay singer siya, tapos the way siya magsabat-sabat. Ano nga talent mo? Ah, nag-monologue ka. Monologue ba tawag nun? Ano, sir, drama, sir. Nag-drama siya. Drama. Si Kenneth, hinahanap niya si Kenneth. Natapusan mo, Kenneth! Ano natapusan mo? Si Honey, yung moment na yon. Hindi ko maano, pero exactly yung moment na yun, hindi ko in-expect na ako yung mananalo. Knowing that yung, yes po, yung kasama ko, maganda, matangkad, yes po. And then, yung tinawag ako na, imong damgo ang natuman, number one, parang, oh my God, this is it, kailangan kong gawin. Galingan mo pa. Yes po, kung binigay. Kayo yung nag-tie, di ba? Yes po, kami ni Mariana. Yun yung nawala na ako. Nawala ako para mga pakatlong commercial na exit na ako. So, kamusta yung nag-tie kayo? Ano? Hindi ko in-expect, of course, kasi magaling si Maria Ana sa sumagot. Hindi lang siya nakarating ngayon kasi may activity sila yes sa school. Opo, magaling siya. Magaling din, Mama Era din. Yes po, nag-stand out talaga siya. Siya yung nakahampas, di ba? Pag in-interview, sige ko na yung kano. Epidemiology student pa naman siya. Kapanagit na babae. Actually, ngayon, sinaktan ko siya para di makarating. Tapos pagtawag sa akin, ako kasi yung number two, tapos siya yung number one. Sa kunang tinawag. Nice. Okay. Tapos sir, ano, may sabi ni Ate Shami, may surprise daw. Tapos na-expect na ako na tie kasi parang dikit yung laban naming dalawa. Tapos kami yung tinanong ni Miss Deal kung anong gusto naming star na ibigay niya sa amin. Pareho kayo. Opo, pareho kami 5. So nagdemand kayo ng 5. Yeah. Sabi ko 5.1, tapos sabi ni Miss Deal, hanggang 5 lang. Ano ka din eh, naniguro ka din eh. Confident. Pero eto, pag-usapan naman natin yung mga tao bitaw na mali ang pagkakaintindi sa pageant. Kasi kayo may personal kayong description ng definition ng pageant, kung bakit yung ginagawa yan. Yung iba, negative ang dating para sa kanila. Anong gusto niyong sabihin sa kanila? Sa akon, sir, pag-abot sa mga pageant, ang gusto na akon ipabalo, labi na gid sa parents, sir. Mm-mm. Kay first time ko nag-join sa parents, sir, sa pageantry, ang parents ko is negative ang pagkaintindi pag-abot sa pageant. Okay, sir. Paano mo pinaintindi? Ano sir, paintindi na akon nga amuning calling ko, amuning akon nga passion sa kinabuhi. True pageant siguro ko makita kung akon talent, ang hidden personality or characteristic nga ara ko. Tapos true pageant sir, though feeling na ako mahubog ko gid ang akon nga sarili. Mahubog. Sige. So tama, 'di ba? Kasi may mga bagay na hindi mo ma-discover pag hindi mo sinubukan. Sige, si Honey. Para sa akin, it's a celebration of women. Mm-mm. Yung kagandahan na ipinapakita mo sa kanila. Kung meron silang ibang anong tawag definition. Doon? Definition ng beauty pageant, nasa sa'yo na yun. As long as pinapakita mo yung sarili mo at wala kang inaapakan na tao. Ana! Pang tumakin na eh! Thank you! Kaya pang, ayun God. Bayot-layot lang dyan yung kwaderi. Sige. Mga girls, ano naman yung mga dreams ninyo? Ano, ma'am, ang pinagid kauna ko nga dream is matapos kong akon pag-eskwila. Mm-hmm. Tapos mahatagan na kon sang ano pag Oh, sorry. Isa rin 'yan, pero nasa dulo pa 'yon. After ng school. Matagaan na kon sang pagbaylo nga sakripisyo ang parents nga nahatag sa akon sir habang ga-eskwila ko kay ano sir, ang pag-eskwila gid amo nang pinaka-importante sa tanan nga bagay kay
tungod sa pag-eskwila, makapangita ka sang maayo nga trabaho, kag hindi good ka madaog-daog sang iban nga tao, sir. Kasi educated ka, opo, no? Sir. Ikaw, Han? Ang dream ko po is for my family is mabigyan sila ng magandang buhay. Mm-hmm. Though meron naman, pero hindi yung angat talaga. Uh-oh. And then my personal dream is gusto kong maging teacher who inspire. Mm-hmm. Wow, ang ganda naman ang teacher nito. Ikaw, ano nga course mo? Ano po, sir, ng Bachelor of Arts, major in psychology po. Oh. Ah, ipacheck na ako yung dosa mo. Bachelor of, ano, Metro Shuttle. Pero sir, feeling na ako hindi ako makapaayo sa may sakit, ako magkasakit. Ayokong tanong niyo yung sarili. Ayusin mo muna sarili mo. Para maayos mo ang iba. Ayos mo yan. Si Kenneth. Ano na ito po si Kenneth? Asa si Kenneth? Kasi bakit Kenneth ang pinili mong pangalan? Ano sir? Si Kenneth sir, crush ko siya nga dancer. Bali si Kenneth San Jose. Half film and American. So siya na lang ginagamit mong character. Ikaw, Han, ano nga talent mo? Yung ano, creative dance pa. Yung parang interpretative something, yes, ganun. Okay, pero sige, eto. Paano natin, voter na ba kayo? Registered voter kayo? Yes, yes. First time nyo? Opo. Ah, okay. Paano ninyo i-encourage yung mga kaidara ninyo na hindi nag-register because they don't believe sa elections? Paano nyo sila encourage to register the next time magbukas ulit ng COMELEC? Para sa akin, sir, i-encourage ko ang ano, kapwa ko kabataan nga mag-register na sa COMELEC kay ang aton nga boto naghatag gid siya sang differences sa pagpili ta sang mga next up or upcoming leader nga mag-lead sang aton nga purok, barangay and of course sa aton nga bansa po, sir. Yeah, nice, nice. Sige, Honey. Para po sa akin, isa po sa kailangan, bilang isang good citizen ng ating bansa, mm-hmm, kailangan natin i-cash yung vote natin to have a better future, yes, para sa magandang kinabukasan, kasi para yun sa atin mga kabataan. Yun yung palaging sinasabi ng mama ko, na bumoto kayo kasi isa kayo sa pumipili ng magiging future ninyo sa darating na panahon. Hindi yan isa lang, kundi isa ka. Yes, sa maraming boboto, di ba? Ayan, mga kabrigada. Invite our kabrigada nga suportahan mo sa inyong journey sa Happy Dreams sa Miss Girl. Miss Dream Girl. So, mga kabrigada, sa liwat, ako gali si Pearl Estrella Machado, ang Miss Dream Girl sa Barangay Buayan. Ginaimbita ko kamo nga maglantaw sa brigada, sa Happy Dreams, mm-hmm, kagsuportaran ang, hindi lang ako, kundi tanan kami nga mga kandidata sa Miss Dream Girl. Sige, hello mga kabrigada, kung napabilib ko kayo sa daily and weekly performance ko, nako, mas dapat yung abangan yung slow, sweet, and even sultry walk ko sa darating na grand finals. Kaya see you everyone! Nakanda sa ng skills. Galing doon. In fairness, sinagandaan niyo yung guesting niya. Pero thank you for coming. Thank you for joining us. Good luck sa inyong dalawa. Ako bilang host, no, sa high kay, di ba, pag host ka, mabala mo dyan yung madaog si number one. Maglisod dyan ko sa Happy Dreams. Kasi kayo madaog aning duha. So bahala mga judges mo problema. Ngayon, so far, tatlo pa lang kayong grand finalist. Yes, no? Oo, sige, madadagdagan pa yan, mga kabrigada. O siyempre, abri man gihapon na itong auditions. Pwede gihapon mo mag-audition sa Miss Dream Girl. Mag-bisita lang mo sa among Facebook page, Happy Dreams. Or pwede mo ato sa Rumors every Sabado, 1 down 4 ng afternoon. Muli, Honey Mae Ruelan and Pearl Machado, Miss Dream Girls grand finalist ng Happy Dreams ng Brigada News TV. CJ Sering and Reyna Albutra. Ang mga backstage. May nakalagapay-pay sa lahat ng masahin. Pati na sila masingutan. Sige, mga kabrigada, oras natin, 7:19 na. Kaya kayo dyan, mga mommies, dapat yung mga babies ninyo, ha? Talagang naka-yummy fit para batang lamang din sila when they grow. Yan, mga kabrigada. Mubalik pa ang Morning Hataw! Sa Morning Hataw! Atong makauban si Clarice Morales para sa Tara Kabrigada. Mga Kabrigada, ang mga hilltop view, usa sa mga hilig nga aduan sa mga hikers, hilabi na sa mga nakapuyo sa syudad.
tungod sa presko nga hangin o relaxing view nga makuha diri. Dunay hilltop view nga anaa sa Barangay Tinago sa Norala nga mabiyahe ug anaa sa duha ka oras kung gikan kamo sa Jensan. Perfect kining adtuan hilabi na kung gusto ninyo masaksihan ang sunset. Pwede nga mag-overnight gamit ang inyong mga tent. Maukini ang usa sa mga nindot nga buhaton para masulit ang imong adto diri. Pwede sab nga magdala og mga pagkaon. Ang ilang kubo, picture perfect, hilabi na kung kauban ninyo inyong pamilya o partner. Syempre, dili mabayra ng pagbiyahe o pagsaka tungod kay breathtaking ang view sa taas o ang view sa mga bukiron. Murag anaa ka mo sa ibang nasod, apan anaa lang diri sa South Cotabato. Daghang spot ang Instagramable sad. Mga kabrigada, kung doon na kamoy balak na mag-unwind pinaagi sa pagbiyahe o pag-hike, pwede nga piliin nato ang lugar sa Sock Sergeant. Kiniusab si Clarice Morales para sa Morning Hataw! Ayan, daghang salamat Clarice Morales para sa Tara Kabrigada. Mga kabrigada, ania na atong hugot of the day kon HOTD. Ang aton nga hugot of the day bala, lahat tayo may katangahan sa buhay, ikaw na sobrahan. Okay lang ko. Okay lang ko din. Okay lang. At least nagian ako yung anaog na kamatan ako sa akong katangahan. Gamay. Ay, naman ay lesson ay mong katangahan, oy. Narapo na sa'yo mo, ha? Kung himuon mo na og lesson or magpakatanga gihapon ka. Kinagi mga tao nga himuon dito kang tanga. Hey, good night lang, gani. Night. Give up, Dayon. Wala, oy. Luya, Dayon. Sorry na. Sorry na. Matang. Sorry na. Maada lang. Eh. Oh, sige. Mga kabigat. Muda, Tririnos. Sorry na, gi. Sige. Ayan, ma-allergy na kayo sa mga ngalan. Oh, sorry na. Yeah, sorry na. Sorry, sorry. Parang para ito sa mga, mga marupok. Mag-sorry lang. Sige. Oh, oh. Kaya kailangan din natin mag-sorry. Ikapoy na ba? Oo. Oh, oh. Sige, mga kabrigada, anian na atong food for the soul all verse of the day. I have seen their ways, but I will heal them. I will guide them and reward them with comfort. And for those who mourn, I will create reason for praise. Utter prosperity to those far and near, and I will heal them, says the Lord. Isaiah 57:18-19. Ayan. Sige, mga kabrigada, i-check na nato ato ang mga Facebook greetings gayong araw ng Tuesday. Bigla ako naging holy. Hello, Tuesday. Mario, bago to, Mario Ruel, aba tayo. Good morning, mga kabrigada. Barug Jensan. Barug Lexi Hume. Shout out po, Ma'am CJ, Jumalex, Kinsaka, Jumalex, hello. Good morning, guys. The power of choice, I choice you. I choice you. Galing. Si Kenneth Luna. Kenneth Luna, wala. Gusto ko na kasi i-reply eh. Malapit na. Kenneth, i-change na tao na yung muhang. Hey, Kenneth. Dili, nagsabay lang siya sa OBB ni Ma'am Joy. Narong ang OBB. Kaya ang great ko si Nanay palagi nanonood sa atin dito sa Morning Hat. Sino si Nanay? Nanay na sa Kalisteria. Hindi, Nanay na taga Springville. Ayan, nanonood. SBS Boys. Lagyan mo kasi ng pangalan. Maraming Nanay. Nanay Teresita Vasquez. Yan, okay. Sila Ate Joy sa baba. Sila Ate Joy sa may Chicken Joy. Yung aming kinakainan every breakfast. Nanay, salamat sa araw-araw mong pasaging. Oo, salamat. Hindi ko makabayro sa akin. Gahapon, nakaduha ko kasaging, Nay. Wala lang ko nagsaba-saba. Ay, bantong raw lang ako kasaging. Nasa imo ako. Hello, si Rio, to bit-bit, no? Oh, may bago tayong Facebook greeting. Hi kay Mariel Abatayo. Good morning po. Si Mariel Abatayo ay contestant sa Singing Dream Star. Sige, guest din natin si Mariel dito. Ano siya? Monthly finalist na ata siya. Sige. Abangan ninyo mamaya sa Happy Dreams, mga kabrigada, makakasama namin ang mga winners ng Basketball, Jensen Dream Basketball League. Awesome!
Manood kayo mamaya. Super fan ng ano. Magiging guest mamaya. Pwede, pag-guest mo na ito sila diri. Kung sige ka. Tara masaya. Lipay, tantanan. Hindi nila nga. Kamu lang ang lipay diri. Oo. Kamu lang ay happy. Kabuya rin yung doon. Mga kabrigada, magkita-kita ta. Karong April 10, marang magbubull show si Justin. Pero bitaw, makita man siya ta mga kabrigada kayo mag-donate magdugo sa SM City Trade Hall 1. Para sa dugo, para sa kabrigada, ay the blood donating activity ng inyong brigada, group of companies. Donate na! Donate na! Ano dapat? No? Ayan. O mag-subscribe po mo sa itong official channel sa YouTube, mga kabrigada, ang Brigada News TV Official. Batiin ko lang din, may malilibre sa akin ng breakfast today. Oo, si Ma'am Rayel Seal Reducto. Thank you, Ma'am Re. Thank you po. Thank you na lang po. Ilibre ko niya yung breakfast. Thank you, Ma'am Re. Gutom kayo po. Ako po. Thank you na lang ta sa ato ang Precious Pearl House of Fashion para sa ating OOTD ni CJ, ni Clarice, and ni Abby. Maraming salamat po. Precious Pearl House of Fashion. Ito din? Yeah. Good din naman. Ito. Masa first lady dito sa ano. Pero marag mo daganay, nag-good ka madaog. Mukha siyang mag-proclamation rally ng isang partido. Parag bilhin po na ako. Kagahapon po. Ayan. Thank you, salamat, Precious Pearl. Uy, ako thank you sa asawa ko sa polo ko today. Yeah. Kasi nung may sale lang isang mall, namili siya ng mga gamit ng anak niya. Anak namin, oo. Tapos nagkukuha po, nagpulo, hala, magkapilde ka gingana. Tapos marag na libre lang ni kay... discount. Salamat, Jennifer Manansala. Hello, at sa libre mong hotel. Thank you. Support mo. Ibok na lang hotel. Uy! Dugay kay ibok ang hotel. No, palisod-isodan pa ko. Dami reasoning mo. Sayawan ta kaon niya. Ikaw sabi sa'yo, be. Si J, be. Pisod akong sayawan, be. Mo, si letter D. Kisa ba yun? Si Dave Amor. Ikaw po daw, kulbahan po tayo ka. Ano mo yung isa yung... TikTok ba yung mo? Pag wala na ganyan may choice, ano yung isa mong future ba? Pag wala na ganyan yung choice... Please, Sitch, pangita lang kaglain. Ano si Dave? Pangitaan ta ka, ayaw lang si Dave, please. Nga naman. Kamay kayo mo mga anak. Uy, bapa daw kayo. Nara siya yung pangalan. Siya nag-what? Christina David Amor. Oh, ang ganda. Pangalan pa lang batasan na. Attitude na kayong bata, Amor. Mangita ka ba? Ninkamot ko, mangita ka. Dapat namin masindero sa mong 200 square meter na lupa. 200 square meters na ano. Magtigi mong Jusilio. Giklaim na, John. Sige, mga kabigara, dagang salamat. Ayaw mo kalimot na atangi ang di pwede yan alas 3 sa hapon o inkwentro alas 4 sa hapon dito sa Brigada News TV. Salamat sa pag-uban ninyo sa mga sa duha ka oras. Sugun sa man atong ginapangagian. Kalisid man o kalipay, kami ang inyong kauban. Lunes ang tabiyanes. Ano, ano, tutok lang mo sa morning hataw. Ako si Reyna Albutra. ikaw na. Ayaw magkalimot na ilike ang among Facebook page, Morning Hataw. At ang iyong uban pa, mga balita sa Ronda Brigada. At ang ikaw niya sa Ronda Brigada, mga kabrigada. Alas 6 sa gabi. Tulong sa ta, kabrigada. Dili mi mawadan o gana nga ipaabot sa inyo ha mga importanteng balita. Ako si CJ Serin. Ay, ikaw di na? Yes, ako ni. Sige mga kabrigada, paminaw mo sa overall number 1, ang 89.5 Brigada News FM Jensen. Napapakinggan ako dyan, alas 6 hanggang alas 12. At syempre, alas 12 hanggang alas 2 naman napapanood ako sa Happy Dreams na may replay ng alas 8 ng gabi. Mga kabrigada, salamat sa inyong suporta. Kauban, ang tibuok puwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa o di sa ang pagpanguna sa amuang station manager Jennifer Solis. Kini, si Justine Manansala, let's aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barong Jensen! Kini ang Morning Hataw! Sa Morning Hataw!